Wala po sa Biblia kung anong uring pagkaama ang bawal na itawag sa kanino mang tao. Kaya alang-alang sa mga ngayon lang marahil ay sumubaybay dito sa ating palatuntunan at sinasagot itong issue tungkol sa Mateo 23:9, mabuti, basahin natin muli, kapatid na Bobby, nang magturo ang ating Panginoon Jesucristo na nasa uring nagbabawal. Anong uring pagkaama ang tinitiyak na ipinagbabawal na itawag sa kanino mang tao dito sa lupa? Pakinggan natin muli ang nakasulat dito po sa Mateo 23:9. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama sa makatwid bagay siya na nasa langit. Napakaliwanag po, mga mahal na taga-subaybay, kung ano pong pagkaama ang bawal na itawag sa kanino mang tao. Ito po ay ang katulad ng pagkaama ng Diyos na nasa langit. Ang ating ama na asawa po ng ating ina ay ating ama sa laman yan. Kapatid na Michael, mababasa natin yan sa Hebreo 12:9. Ang Diyos naman ay ama o pinagmulan ng lahat ng kaluluwa. Nabasa na yan sa Ezekiel 18:4. Sa makatwid, magkaiba po ang pagkaama ng asawa ng ating ina sa pagkaama po ng ating Panginoong Diyos. Ang asawa po ng ating ina ay ating ama sa laman. Ang Panginoong Diyos po ay ama ng ating kaluluwa. Yun ang bawal na itawag sa kanino mang tao. Kaya... Ayan. So, yan po ang paninindigan ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. So, sa madaling salita, yung bawal para sa kanila ay yung tawaging mong father ang sino mang tao na may kinalaman doon sa ano no sa pagtuturo sa relasyon na bilang spiritual. Halimbawa, ikaw bilang ama sa pananampalataya, hindi ka pwedeng tawaging father. Bawal 'yon, anti-Christ 'yon para sa kanila. 'Yon ay lumalabag sa utos ng Diyos o sa sinabi ni Kristo doon sa Mateo 23:9. Ito po, and call no one your father on earth, for you have one father, the one in heaven. Okay. So yan po ang binasa ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Kristo. Yan din po ang prop text na ginagamit ng lahat ng mga anti-Katoliko, lahat ng mga umaatake sa atin. Yan po ang ginagamit nilang prop text para patunayan na hindi pwedeng tawaging father ang mga paring Katoliko. Alam mo, Father Kim, para maintindihan natin yung banal na kasulatan, isa sa pinaka-importanting dapat nating tingnan yung context. Di ba? Context. Kasi kung isa kasi sa mga napapansin ko, no, yung mga umaatake sa ating church ay mahilig sa tinatawag na proof texting. Yung para kasi sa kanila, kailangan may maipakita kang talata. O tinatawag nila yung proof texting, no? Pero ang wala namang problema sa tinatawag na proof texting. Ang problema kung ito ay out of context. Correct. O, at binibigyan mo ng sarili mong pakulugan yung talatang ginagamit mo. So anong masasabi mo pag inanalyze natin yung context, no? Alam mo, Brother Dwayne, no, in sa seminaryo we have this exegesis. Oo. And may asegesis and exegesis. Oh, oh, So I think the exegesis is the proper contextualization of the text. Mm-hmm. Sabi mo na yung pro-text, no? Ang asegesis is the personal interpretation. Oh, oh. So I think dyan tayo hindi nagkakasundo because of that two of the two context, no? May meron kang personal interpretation and then meron kang interpretation must be based on the context of the Bible. Mm-hmm. So, ayun. So, I think we have a lot of brothers na ganun yung, the way they look things. So, ayun. Proper contextualization of the term, of the praise in the Bible, and merong interpretation, personal interpretation. Ayan. I think Brother Dwayne. Yan, So, madaling, actually, mahaba ang definition yan eh. Pero ibig sabihin, ito, simplihin natin, simple. No? Pag tinawag natin exegesis, yung sinabi ng exegesis, ibig sabihin kung ano talaga ang tunay o tamang kahulugan nung nasabing text. Tama. Oo. Okay. Pag sinabing exegesis or yung tinatawag ninyong exegesis, yun ay
gumagamit nga ng talata or prop text yung taong nagbabasa ng Bible, pero binibigyan niya ng sarili niyang opinion na hindi talaga yun ang ibig sabihin nung nagsulat ng nagsabing ayun, oo, text na yun, di ba? Hindi siya yung intention, hindi siya yung context, yan. Yung proper explanation of the context ng words. So, hindi ibig sabihin dahil may meron kang prop text, tama na. Kasi ngayon, marami kasi ngayon na at nalulungkot tayo dahil marami sa mga kababayan nating mga Katoliko na napapaniwala doon sa mga strategy na ginagamit ng mga kapatid natin sa ibang pananampalataya. Ang sabi kasi nila, dapat paniwalaan ninyo, Bible yung ginagamit natin, binabasa yung mga talata. Pero hindi natin alam, yun pala ay very dangerous dahil yung proof texting, pag out of context, tapos plus yung tinatawag na eisegesis na binibigyan mo ng sarili mong opinion na hindi naman talaga yun ang ibig sabihin or ang tamang kahulugan ng nasasabing teksto, yun ay misleading. Na wala kang tawaging ama dito sa lupa. No? Meaning, we should not be confused of the fatherhood of the Father in heaven. Yes. Rather than the fatherhood in here on earth. But, and of course, Father Ken, di ba? Dapat kailangan nating, pag nag-analyze tayo ng context, babasahin natin yung buong umpisa kasi sa verse 1, di ba? Tama. Tapos doon hanggang sa pinaka... sa mga masunod na mga talata. So we have to read the whole context ng buong Mateo, no? Saka yung buong chapter ng 23. Hindi lang mag-based dun sa particular verse. So we have to read the whole context or the whole chapter ng Mateo 23. At alam mo ba, Father Kim, parang kung hindi mo yan gagawin, wala kang pinagkaiba sa Marites. Kasi yung Marites, di ba, they will just get the... Halimbawa, makikinig siya doon sa kwento, hindi niya, wala siyang pakialam doon sa kung anong inumpisahan ng kwento, at saka yung pinakadulo ng kwento. Tama. Basta kung ano lang yung narinig niya, yun ang ikikwento niya. Ano lang yung gusto niyang makuha. Kaya misleading, no? Para kang Marites, pag out of context, ang ginagawa mo sa mga talata sa Biblia. Now, di ba, tama ba, Father Kim, na yung isa sa mga... magandang lesson na binibigay sa atin or reminder nitong pinag-aralan nating passage is pag tinignan natin ang konteksto is humility, di ba? Humility, tama ka, brother. Now, tingnan natin, bago tayo makarating sa Matthew chapter 23 verse 9, mababasa natin na pinag-uusapan dito yung mga scribes at saka yung mga Pharisees, no? Now, basahin natin yung nakasulat sa Matthew chapter 23, verses 6 to 7 po. They love the place of honor at banquets and the most important seats in the synagogues. They love to be greeted with respect in the marketplaces and to be called rabbi by others. Ayan. So, kung titingnan po natin, Father Kim, ano ang ugali ng mga Pariseo ayon sa Panginoong Hesus? Makikita natin sa binasa natin, Brother Dwayne, no? The Pharisees and the scribes, no? They are great teachers. Oo, yes. But they just hanggang dun lang. They are just teaching, but they do not practice what they preach. At isa pa dun, ayon dun, ay gusto-gusto talaga nilang pinupuri sila, di ba? Binibigyan talaga ng special talaga na... That's what they call entitlement. Oo, yan. At alam nyo ba, mga brothers and sisters, kasi alam po natin na yung New Testament ay isinulat originally sa wikang Griego or Greek. At ginamit doon ang Greek word na protoklesia. Ano bang ibig sabihin ng protoklesia na yon? Ito bang honor na gustong-gustong makuha ng mga taong ito? Dapat kanino lang dapat ito dapat ibigay? Ayun, magandang tanong yan. Oo, di ba? So I think, diyan nagsisimula yung sinabi, diyan nagko-contextualize yung sinabi ni Jesus na call no one a father. Oo, yan. Yan diyan siguro kasi nakikita niya yung mga scriba at Fariseo na they usually sit in the Moses seat. Sa pinakaunang bahagi yan. They sit in the Moses seat and para lang yan sa mga they want to honor themselves, parang entitled palagi. So I think yan yung nakikitang rason ni Jesus na they you should call no one a father except the Father in heaven. So isa yan sa mga nakita ni Jesus na he disgusts
those Pharisees and scribes because of that kind of attitude. Oo. Pero ang tanong ulit, kanino dapat lang ibigay yung honor na yon na gustong-gustong makuha ng mga Pariseo? Eh, yung honor na lang na yan is for the Father. Sa Diyos. Sa Diyos. Amen. So, dapat sa Diyos lang talaga yun. So, kung titingnan po natin, ito po ang babasahin po natin yung biblical commentary ng isang Protestant biblical scholar na si Dr. Kinner sa kanyang commentary sa Gospel of Matthew. Ito po ay Associo Rhetorical Commentary. Pakita sa screen, Brother Benny. Ah, ito po ah. Sabi po ni Dr. Craig Kinner, isa pong Protestant Biblical Scholar, for the information of everyone, si Dr. Craig Kinner po ay isa sa mga leading New Testament scholar sa panahon natin ito. Sabi dito, religious leaders must not seek marks of honor. Those who sought their own praise indiscreetly, how to praise oneself and offensively invited others' reproaches. So kung titingnan mo dyan, dapat yung mga religious leaders, wag dapat magano? Leaders should not seek honor. Yan. Kasi dapat yung honor na yon para sa ano? Yun ay nararapat lang sa amang sa nasa langit. Yan. At alam nyo ba, mayroon tayong mababasang ganito, no? Kasi isa dyan, no? Ito po ang mababasa natin sa Revelation chapter 4 verse 11. You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they existed and were created. So, Father Kim, sino lamang ang worthy ng honor? Our Lord and God to receive glory and honor. O, tayo bang mga tao worthy? Hindi. Ng ganyang glory? Ah, hindi po. So, ngayon, maiintindihan po natin kung bakit ganun. Diba? At, of course, yung gospel na ito ay nagre-remind sa atin tungkol sa ano? Humility. We should not own those honors because it is only for God. Yes. God the Father. At wala naman tayong dapat talagang ipagyabang eh. Yeah, diba? We are nothing. Wala naman tayong dapat ipagyabang. Diba, Brother Dwayne, yung meaning ng humus is humility is coming from the Latin word humus, meaning lupa. Oo. And it's always on the ground. Hindi ako expert sa Latin, ha? Oo. Yan yung sa mga... Hindi ako makakapag-comment tungkol dyan. Ayun, so humility coming from the word Latin, humus, meaning lupa. So it's always on the ground. So that's why humility always on the ground. Nasa kahit ano nang ginagawa sa'yo, then you have to be humble. Uh-oh. Parang ganun yung... At ito po, babasahin po natin yung isa pang sa Matthew chapter 23, verses 11 to 12 po. So, Brother Fire Kim, kawin na magbasa. The greatest among you will be your servant. All who exalt themselves will be humbled. And all who humble themselves will be exalted. Yeah. Yan po ang maiintindihan natin kung babasahin talaga natin or pag-aralan natin yung konteksto. Mm-hmm. Diba? So, isa yan sa mga reminder sa atin ng Panginoong Isos na dapat magpakumbaba. Napaka-importante ng humility. Ayan po. So, yun ang dapat gusto rin, and I'm sure gusto rin ng Panginoong Hesus na ma-learn ng mga scribes at saka ng mga Pharisees nung time na yon. Ngayon, puntahan natin, no? Actually, nagtanong ako kasi marami akong kaibigan ng mga Protestant Biblical Scholars. Kinuha ko yung panig nila kasi ayoko namang kumuha lang doon sa mga commentaries natin kasi baka sabihin ng iba siyempre pag commentary nating mga Katoliko bias 'yon. So tinanong ko si Dr. Craig Blumberg, isa sa mga kilalang Protestant Biblical Scholar sa panahon nating ito at maraming aklat din ang kanyang naisulat at ito ay ang iba ay may kinalaman sa exegesis, yung binanggit kanina ni Father Kim. At ito po ang kanyang comment tungkol sa Matthew chapter 23 verse 9. Sabi po ni Dr. Craig Blumberg, the historical background is that one should not use any title or form of address that makes it sound like you think another person is God. O, di ba tama talaga? Yung
pagkaunawa nating mga Katoliko, katulad talaga nung pagkaunawa ng mga Protestant Biblical Scholars na nag-aral talaga ng seryoso sa scripture. Kaya naman, hindi talaga tayo nagkakamali pag sinabi nating literal analysis dangerous. So, ibig talagang sabihin dyan, tama yung isa sa mga pagkaunawa natin sa Matthew chapter 23 verse 9, na wala tayong, walang tao na dapat tayong ituring katulad ng pagturing natin sa tunay na Diyos. Or, in short, walang sino mang tao dito sa lupa na ituturing natin na parang Diyos. Tama. Ayan. Kasi hindi naman yun worthy. Ang worthy ng ating honor or ating glory or pagkakilala, mataas na pagkilala, ay ang ating Diyos. Ayan. Isa pa po, babasahin po natin yung commentary ng commentary on Matthew, yung mga fathers po, yung sa pages 260-261. No other should be called teacher or father except God the Father and our Lord Jesus Christ. Father, because from Him all are all things. It is one thing to be a father or teacher by nature, something else to be one by tender feeling. If we call a man father, we are conferring honor to this age or to his age. We are not pointing out the creator of our life. Ayan. So this is coming from the commentary of Matthew. Oo, sa the fathers of the church. At maliban po dyan, no, maliban po dyan. So tama naman talaga, no, yung ibig sabihin. At tama nga yung pagkaunawa natin na yung sa Matthew chapter 23 verse 9, hindi mo dapat pwedeng ituring na parang Diyos ang sinumang tao dito sa lupa. Yan. Maliban po dyan, ito po ay aklat ng isang kilalang textual critic at New Testament scholar isa, sa page 166. At ito po ang ating mababasa. Ito po ang kanyang commentary sa Matthew chapter 23 verse 9. The Divine Father is written as nomina sacra or sacred names in early manuscripts. Sabi dito, no human on earth should be called father because the true father is God in heaven. So ibig sabihin talaga hindi lamang iisang Protestant biblical scholar ang nagsasabi na hindi mo pwedeng ituring na Diyos ang sinumang tao dito sa lupa. So hindi lang pala ang mga scholars o mga theologians ng ating simbahan ang may interpretation na ganun. Kahit pala yung mga kilala at iginagalang ng mga Protestant Biblical Scholars ay sumasang-ayon sa interpretation ng ating simbahan. Tama. Ayan. So sa pag-aaral natin, Father Kim, ano ba ang tingin mo sa talatang ito? Literal ba ang ibig sabihin ng Panginoong Jesus? Kasi marami sa mga nagbabasa ngayon ng mga talata, kaya nga sabi, kagaya ng sinabi natin kanina, no, mahilig sila sa proptexting. Mahilig sila, akala nila tama yung kanilang pagkaunawa. Akala nila exegesis pa yung ginagawa nila, pero eisegesis pala. So sa tingin mo, yung Matthew chapter 23 verse 9, ito ba ay literal? Dapat iliteral ba ito? O ano ang tingin mo dyan? Sa tingin ko, Brother Dwayne, no, the Matthew chapter 23 verse 9 speaks of a metaphorical. Uh-oh. Or another term is, merong figure of speech na pwedeng gamitin natin. It's hyperbolic. No? So, meaning, we should not take it as it is, mm-hmm, but literal. Literal. Mm-hmm. We should not take it as literal, but it's just in exaggeration, or mm-hmm, it's a metaphor, or it's a figure of speech that is hyperbole, mm-hmm, that is exaggerating things to point some points, no? Uh-huh. To point a learning or a lesson. For example, sa particular dito sa Matthew 23:9, no? So I think it is pointing to a lesson that is humility first. Mm-hmm. And of course, we should not be confused kung sino yung dapat nating ama. Mm-hmm. Mm-hmm. So if we take it as literal, then we will be misled. Mm-hmm. Mamaya may papakita tayo yung mga talata. Ah, ayun. Na, yan ang danger kasi karamihan ngayon sa nagbabasa talaga ng Biblia, kaya nga yung simbahan natin, hindi na yung paratang kasi sa church natin na
hindi daw tinuturuan ng Catholic Church yung mga members na magbasa ng Biblia. That is not true. That is not true. That is not true. Alam niyo kung ano ang totoo. Bawal po talaga sa Catholic Church yung private interpretation. Yun po kasi ang delikado. Kasi pag private interpretation, pwedeng ma-involve dyan yung proptexting, yung eisegesis. At mangyayari, nagagawin mong literal yung mga hindi naman literal na nakasulat sa Biblia. Kaya nga, kailangan ng guidance ng church. Correct. Magisterium. Ayan. Kaya nga, hindi tayo agree sa tinatawag na sula scriptura eh. Correct. Ayan. Now, alam niyo ba, Father Kim, isa, no? Hindi lang yung Catholic Church ang agree na delikado yung pag-interpret ng mga talata sa Biblia na gagawin mong literal. Ayan. Maging ang mga Protestant Biblical Scholars po, katulad itong si Dr. D.A. Carson na sumulat ng kanyang aklat na Exegetical Fallacies. Napakagandang aklat nito, no? Nire-recommend ko po ito sa lahat na mga nag-aaral ng scripture na magkaroon kayo ng kopya nito. Dito po sa page 141, ito po ang kanyang sinasabi. At alam nyo ba, Father Kim, kung ano ang isa sa mga attitude ng mga tinatawag na kulto, paano ano yung approach nila pagdating sa pagbabasa ng Biblia o pag-i-interpret? Ito po ang sabi dito ng Dr. D.A. Carson. It is quite common to find interpretations that mistake the literal for the figurative or vice versa. The theology of some cults, ayan ha, depends on such misreadings. Ayan. So meaning, no, merong literal, merong figurative, that's what we call metaphor or hyperbole. Kaya, isa sa mga exegetical fallacies na sinasabi niya dito, yung ginagawa ng iba na yung literal, ginagawa mong figurative, at saka yung figurative, ginagawa mong literal. Tama. So, ayan. Diyan lumalabas yung problema. Oo. Kaya, napaka-importante na pag-aralan talaga yung hindi basta-basta, at ang Catholic Church, hindi basta-basta yung pag-aaral. Oo. Yung kasi ngayon, uulitin ko ha, akala nung iba, pag nagbasa ka ng Biblia, pag may meron kang talata, maraming talata, tama na yun. No? At bago natin puntahan na para patunayan na hindi talaga bawal tawaging father ang sino mang tao dito sa lupa, no, ayon doon sa pagkaunawa ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, isa pa po sa mga talata na hindi natin pwedeng bigyan ng literal, at ito po ay sana magbigay din ng reminder doon sa mga nagbabasa ng Biblia na yung proptexting ay very dangerous kung hindi mo alam ang context at kapag palagi ang interpretation mo or ang pagkaunawa mo ay literal. Ito po ang mababasa natin sa Matthew chapter 19 verse 24 po. Again, I tell you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for someone who is rich to enter the kingdom of God. Ayan, hindi rin yan pwedeng interpretahin mo bilang literal. Oo, no? Oo, hindi mo yan pwedeng. At marami pa, maliban yun sa dalawang mga talata, kaya lang kulang yung oras natin. No? So, I think the point here, Brother Dwayne, is we should not take it as a literal to interpret yung Matthew 23 verse 9. No? And then, we have other examples na pwede natin gamitin na to prove na hindi natin kailangang i-interpret yung mga ganitong part ng scripture natin as literal. Oo. But these things are hyperbole. No? These things are metaphor. At ito ay nagpapaalala sa atin na maging maingat tayo sa pag interpret ng mga talata sa Biblia. Kasi ngayon, uulitin ko ha, akala ng iba, pag memorize mo yung mga talata, magaling ka na, naunawaan mo na. Very dangerous po pag hindi mo alam talaga kung ano ang kahulugan ng binabasa mo. Tama si Dr. Eugene Ulrich, yung isang kilalang Catholic Biblical Scholar at isa sa mga translators ng New American Bible Revised Edition. Ang Bible ay nakakatulong, pero pag ginamit ito ng taong hindi nakakaalam, ito ay delikado. Pwedeng makamislead talaga doon sa mga taong nakikinig. Ngayon, puntahan natin yung pinakahuling tanong. Ang tanong, bawal bang tawagin, no? Na father
Halimbawa, si Father Kim, bawal ba siyang tawaging Father kung titingnan talaga natin yung buong Biblia? Kasi hindi na naman ito ang tinitingnan natin yung Matthew chapter 23 verse 9. At alalahanin po natin, alam po natin mga Christians, no? Hindi lamang kaming mga Katoliko, maging yung mga kapatid natin sa ibang pananampalataya na gumagamit din ng Bible. Mm-hmm. Alam po natin na ang Bible ay walang contradiction, no? Ngayon, merong tatlong mga talata kaming ibibigay sa inyo, patunay, or ito po ay nagpapatunay na hindi po kinukontra o ipinagbabawal ng Panginoong Hesus o ng Biblia ang pagtawag sa pari bilang or sa mga doon sa mga matatawag natin na mga mentor spiritual bilang Father. Halimbawa po, itong mababasa natin sa Acts chapter 7 verse 2. Brothers and fathers, listen to me. The God of glory appeared to our ancestor Abraham when he was in Mesopotamia before he lived in Haran. Ayan. So, nagsasalita po dyan si Saint Stephen. Ayan. At sino po ang kanyang sinasabihan dyan? At ito po, yung dala ko po dito ay yung isang exegetical commentary in the New Testament ni Dr. Eckhard Snabel sa Book of Acts po. At ito po ang mababasa natin. Babasahin ko po sa inyo ang page 355 at saka po ang yung karugtong niya sa page 362. Luke interrupts Stephen's speech by describing the reaction of the members of the... Ito pong karugtong niya sa 362. Sanhedrin, who did not interrupt Stephen at this point in verse 54. Stephen's statement about Jesus' identity as the Son of Man at the right hand of God, verse 56, is part of his speech, the intended climax that was interrupted by the Jewish leaders no longer willing to listen. Verse 57. At ang tanong po, sino po itong sinasabi o tinatawag na Sanhedrin, no? Ito po ang mababasa natin sa yung kausap o sinasabihan ni Saint Stephen na fathers, no? Sino ba itong mga sinasabihan niyang mga fathers? In the biblical times, the official Sanhedrin was a council composed of 71 members with the Jewish high priest as chairman. Ayan. So, sino tinatawag yung mga fathers? High priest. Ayan. So, council. Ibig bang sabihin, nilabag ni St. Stephen ang sinabi ng Panginoong Hesus kung literal yung ibig niya sabihin dun sa Matthew chapter 23 verse 9? Tama ka yan, Brother Dwayne, no? So, there is no contradiction, no? There is no really contradiction when it comes to this term, no? Pwedeng tawagin yung father, mm-hmm. yung mga... mention, no? In Sanhedrin. Mm-hmm. Brothers and fathers, sabi ni, ni sa Acts, no? So, sabi doon, brothers and fathers. So, mm-hmm. it refers to the 71 council member, the high priest. Ayan. Ngayon, alam nyo ba na hindi pwedeng magkamali nung tinawag ni St. Stephen yung mga Sanhedrin as fathers, no? Mm-hmm. Included yung kasama na yung nabasa mo, Father Kim? 71, Jewish high priest. Yan. Alam nyo ba na hindi pwedeng magkamali si St. Stephen sa kanyang sinabi? Bakit po? Ito pong mababasa natin sa Acts chapter 7, verse 55 po. Baka kasi mayroong magsabi na, ay, mali yung sinabi ni St. Stephen. Oo, sige. Ito po. Ito po, sa Tagalog na translation. Ngunit si Stephen, ito po si Stephen, Stephen ang tawag sa kanya sa Tagalog. Ngunit si Stephen, napuspos ng Espiritu Santo. Pag sinabing puspos, ano po? Full of the Holy Spirit. Yan. Ay tumingala sa langit at nakita niya ang kaluluhatian ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. Ano pong situation ni St. Stephen? Puspos ng Espiritu Santo. Meaning, pag, filled with the Holy Spirit. Pag puspos ng Espiritu Santo, maaari bang magkamali? Hindi. Siyempre, you're guided by the Holy Spirit. Ayan po. So, matibay na batayan yan na ibig sabihin, hindi po nagkamali si St. Stephen. Ngayon, isa pa po.
yung sinasabi kasi ng iba, bawal daw na ituring na spiritual father ang sinumang tao dito sa lupa. Basahin po natin yung sinabi ni Apostle Paul sa kanyang sulat sa 1 Corinthians chapter 4 verse 15 po. Even if you had 10,000 guardians in Christ, you do not have many fathers, for in Christ Jesus, I became your father through the gospel. Ayan, ibig bang sabihin, kinukontra ni sinasalungat ni Apostle Paul yung sinabi ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 23 verse 9 kung yun ay gagawin nating literal. So ibig sabihin, again, walang kontrahan sa Biblia. Ayan. At ito po ang mababasa natin sa page 285 ng commentary na The International Bible Encyclopedia. Ito po ang commentary sa tungkol sa 1 Corinthians chapter 4 verse 15. Philosophers, rabbis, and teachers in general were models to imitate as well as to listen to. This is one of the most common ideas in Greek literature. A disciple of a teacher could be called his child. 1 Corinthians 4:15. Timothy, as an imitator of Paul, can become a model for St. Paul's children in Corinth, where Paul says that he became the spiritual father. Yan. So, ibig sabihin, hindi bawal. Tama. Ayan. So, kanino tayo maniniwala? Doon sa mga nag-i-interpret ng literal o dito sa mga nagsuri talaga? Ayan. So, maliban dyan, ito pa po ang isa sa mga talatang ibibigay namin sa inyo kung saan hindi po bawal na tawaging father ang sinumang tao na may kinalaman sa spiritual o sa may mga yun sa pananampalataya, no? Ito po mababasa natin sa 1 John chapter 2 verses 13 to 14 po. I am writing to you, fathers, because you know him who is from the beginning. I am writing to you, young people, because you have conquered the evil one. I write to you, children, because you know the Father. I write to you, fathers, because you know him who is from the beginning. Ayan. Thank you very much, Father Kim. At alam mo ba kung sino yung kausap dito at tinatawag na fathers ni St. John? Yung tinatawag niya po dyan mga fathers ay yung mga leaders sa kanyang congregation. Ayan. And of course, hindi bawal na tawagin father yung mga pare. Kaya Father Kim, ano po yung, bago tayo magtapos, ano po yung gusto mong sabihin? May kailangan ka bang, sino pa yung gusto mong batiin? Or ano po pong dagdag na inspirasyon ang gusto mong iparating sa mga nanonood sa atin ngayon sa programa? Actually, Brother Dwayne, no, I was so blessed, no, na naging parte ng Pathag. Okay, thank you very much. Just for a while, no. So mga taga-subaybay, no, we have heard kung ano yung mga konteksto ng Matthew 23:9, no. No, na kailangan yung honor kung kanino, wag ma-confuse kung kanino ibigay yung dapat na honor, kung para sa Diyos, eh para sa Diyos. Ay, hindi tayo worthy noon. Kahit sinong tao pa. Tama. Kahit anong posisyon pa niya, kahit gaano pa siya kayaman, kahit gaano pa siya katalino. And yung mga tao na yan, it takes humility to accept that. Yes. It needs an attitude of humility to accept that na hindi ako entitled for that honor, no? And third, the interpretation na hindi literal. Na kailangan, they have to be careful, they have to be prudent when it comes to interpretation of the Bible, and they have to ask, of course, the brilliant minds, no? Na kailangan nating tagapagsuri talaga at tagapagsagot ng mga ganitong akma na para sa ganitong mga field, no? At ikaapat, that's why sikat, no, kailangang tawagin nga yung father, yung mga pari, no? Kasi they are not just a father na biological. They are dispenser of grace, no, yung pagkapari nila, they are their fatherhood, no, connected sa kay Kristo na through their blood of Christ, no? Yung fatherhood of priest are connected to his body and blood of Christ through their ordination. So parang ganun yung realization ko tsaka reflection in today's topic, no? So apakaganda na we have this kind of
venue. Mm-hmm. You know, this would help many people. Mm-hmm. Ito ay nakakatulong kahit saan man, no? These are simple, yet we usually forget these things. And